maulan ngayon sa labas, pero hindi mapipigilan ng pag-apaw ng tao sa this year's filmmaking festival dito mismo sa CCP Complex. Napakasaya, no, kung nakikita nyo, napakaraming tao ang pumunta ngayon sa CINEMALAYA 2016 with its title, Break the Surface. Every year, nako, konting introduction lang sa ating CINEMALAYA. Ang CINEMALAYA o CINEMALAYA Independent Film Festival ay ginaganap every year dito sa makasaysayang Cultural Center of the Philippines, kung saan kinikater ang every year sampung fresh talents na sasabak sa full-length category and short feature category ang isushowcase sa kanilang napakagaling na mga works na film. Alam nyo ba, may trivia ako sa inyo. Ang CINEMALAYA galing sa dalawang salitang ugat, sine at malaya. Kasi free yung mga filmmakers, Filipino filmmakers na gumawa ng kahit na anong genre of their choice na mga movies. And every year, 10 fresh talents ang binibigyan ng chance para i-showcase ang kanilang mga films o movie through two categories. Yan ang full-length film category at ang short feature film category. Ayan, naginginig-ginig pa. So, mag-interview tayo kung ano ba yung feeling ng mga nandito sa CCP Complex ngayon about CINEMALAYA. Kaya guys, samahan niyo ako. CINEMALAYA tayo! Sa ating pagbisita sa CINEMALAYA 2016 ay naabutan natin ang Gala Night o ang unang pagpapalabas sa isa sa mga finalists ng full-length category, ang film na kusina. Ang pelikulang kusina ay hindi mabubuo kung hindi dahil sa passion, sa talent at sa generosity ng lahat ng tao nakikita nyo dito sa stage na to. And this is just half, probably like one-third lang ng mga tao na involved directly dito sa pelikulang ito. Star-studded at inuulan ng mga tao dito sa CCP Complex ngayon. At mapalad tayo dahil na-interview natin ang dalawa sa main characters ng kusina. Una na dyan, ang young Juanita na si Princess Ortiz. Hi! So ikaw yung batang Judy andun, diba? So how do you feel na successful yung ano nyo, yung film nyo na kusina? Ay, sobrang saya po. Sobrang excited po ako mapanood. Then naging successful po ng sobra. Sobrang saya ko po. Ano yung pinakamagandang feedback na narinig mo sa mga nanood ng kusina? O nanood ako, maganda? Opo, sabi po nila ang ganda-ganda, ang galing-galing daw po. Successful na successful po. At syempre, ang Teen Juanita na ginampanan ni Katrina Michelle Legaspi. Well, super overwhelming kasi ang daming tao at ang daming naka-appreciate. Lalo na yung mga lolo at lola, parang natutuwa sila. Parang yung puso ng kusina, pang kanila talaga yun. Yun yung target namin. And super blessed and honored na naging young version ako ni Miss Judy Ann. Nakita rin natin si Juday. Nako! At syempre kasama kanyang real-life Prince Charming na si Ryan Agoncillo. Kaso napakarami nilang supporters kaya hindi tayo pinalad na ma-interview sila. Ay, sayang. And these are the entry for the short feature category. Kung short film naman ang tip nyo, 10 naman ang pasok sa short film category ngayong taon. Ang Hapon ni Nanding o Nanding's Afternoons by Romel Tolentino, Ang Maangas, Ang Marikit at Ang Makata by Jose Ibarra Gubalya, Pugtaw by Noah Del Rosario, Butas by Richard Cawed, Fish Out of Water by Mon A. El Garilao, Forever Natin by Cyrus Valdez, Get Certified by Isaiah Herrera Zantua, Mansyong Papel by Ogo Zaznar, Nakauwi Na by John Relano,
Patrick Valeros and Luis Hidalgo, at Pectus by Isabel Quesada. Para sa mga nais manood ng CINEMALAYA ngayong taon, 9 films na maaari ninyong pagpilian na pasok sa full-length category. Ang Bagong Pamilya ni Ponching by Ina Meren Salazar and Dos Ocampo, Dagsin by Tom Magadia, Hiblang Abo by Ralston Hoover, I, America by Ivan Andrew Payawal, Kusina by David Corpus and Senon Palomares, Lando at Pugoy by Vic Acevilla Jr., Mercury is Mine by Jason Paul Laxamana, Familia Ordinario by Eduardo Roy Jr., at Poos by Derek Cabrido. Ang taunang pagdiriwang ng CINEMALAYA dito sa CCP Complex ay isa lamang patunay ng maganda at napakayaman nating sining at kultura.